Hati naman ang opinion ng mga namimili sa bagong setup ng mga tindahan sa Divisoria. Pati ang mga nagtitinda, idinadaing ang matumal nilang kita kumpara noong mga nakaraang taon. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jonathan Andal. So Jonathan, feel na ba yung Christmas shopping dyan? Igan, ngayong oras na ito ay wala pa tayo nakikita ang mga nagki-Christmas shopping dito sa may bahaging ito ng Divisoria. Itong kinatatayuan ko, ito yung Recto Avenue. Noong mga nakaraang taon, mga nakaraang Christmas season, itong Recto Avenue, yung buong kahabaan niya mula doon sa likod ko hanggang doon sa may paglagpas ng tutuban, punong-puno ito, tad-tad ng mga nagtitinda, kaliwat-kanan na bahagi ng kalsada, pati mga mamimili, sobrang dami dito, siksikan. Halos imposibleng dumaan yung mga sasakyan. Pero ngayon, 16 na araw bago magpasko, heto ngayon ang itsura ng Recto Avenue. Kita nyo naman, parang hindi Christmas season, napakaluwag ng kalsada, kasyang-kasya kahit pagsabayin mo pang padaanin dito ang dalawang bus. Ito ngayon ang unang Pasko, unang kapaskuhan dito sa may Divisoria, Igan, kung saan pinagbawalan ang mga vendor na magtinda sa kalsada ng Recto Avenue. Dahil yan, matapos na ipag-utos ni Manila Mayor Isko Moreno. Well, as usual, hindi yan kinagusto ng mga nagtitinda dahil nabawasan yung kanilang kita. Pero yung mga mamimili, hati ang opinyon. Alas 4 ng madaling araw na abutan namin si Nadona na nagliligpit na ng mga panindang stuffed toys sa Divisoria. Hindi raw kasi sila pwedeng abutan ng umaga dahil bawal na sila ng ganong oras sa kalsada. Mas mahirap para sa yung ngayon. Kasi dati mas maraming nabebenta eh. Kasi nakakalatag pag umaga. Si Ate Lori naman, 3,000 piso lang ang benta mula kagabi. Malayo sa 5,000 pisong benta niya noong nakaraang taon nung pinapayagan pa sila sa kalsada kahit umaga. Nakaraang taon kasi talagang mabili ang yung mga tuwalya, yung mga pangregalo. Ngayon matumal kasi. Dahil, gabi na nakapaglatag. Ilan lang sila sa mga nagtitinda ng pangregalo sa Divisoria na humihirit na payagan silang muli maglatag ng paninda sa Recto Avenue gaya ng nakagawian ng mga nakaraang Pasko. Bawal na kasi ito ngayon simula na magpalit ng liderato ang Maynila. Ang mga mamimili naman, hati ang opinyon. Yung ganitong season, December season, mas maigi po na nandito po sila para po mas madali po sa mga mamimili. Mas okay na, mas medyo maluwag na yung mga daanan ng mga tao. Mas okay po ngayon kasi makapagpamili ka na ng maayos. Igan, yan ngayon yung bahagi ng Recto Avenue na merong night market kahapon. At na wala lang yung night market bandang alas 6 na ng umaga at ngayon ay tapos na yung pagbobomba diyan, yung tawag na flashing, pagbobomba ng tubig ng mga truck ng bombero. Ito naman sa may kabilang side ng Recto Avenue kung saan walang night market eh merong mga tambak pa rin ng mga basura hanggang sa mga oras na ito. Hindi natin alam kung bakit hindi pa yan nahahakot ngayon ng mga truck ng basura dito gayong alas 7 naman na ng umaga. Doon naman sa mga pupunta rito sa Divisoria para mag-Christmas shopping at kung hahanapin po ninyo yung inyong mga suke noong mga nakaraang Christmas season na nakapwesto rito sa may Recto Avenue, sabi ng mga tao rito, malamang sa malamang sila ay nasa kasulok-sulukan na ng Divisoria, nandun na sa mga side streets o posibleng nandun na sa loob ng mga mall. Ang hindi lang tayo sigurado ngayon ay kung presyong Divisoria pa rin ba ang kanilang mga produkto. So yan muna ang latest mula rito sa Divisoria. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Jonathan Andal.